Kumusta po mga nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, tito, tita? In short, hello everyone! Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ako po si Ate Lau at ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa low back pain o yung pagsakit ng inyong likuran dun sa mababang bahagi ng inyong likod. Mayroon pong iba't ibang pinanggagalingan ang pagsakit ng likod. Pwede na maaari na mayroon kayong osteoarthritis, mali yung posture, dahil baka masyado kayong mataba o overweight. Pwede rin naman na mayroong naiipit na mga nerve o mga ugat-ugat sa inyong likuran. Maaaring dahil sa trauma, maaaring dahil sa trauma, baka napaupo kayo o napabagsak kayo o kaya naman ay masyadong nabanat yung inyong o nagkaroon ng muscle strain sa likuran. Baka meron din na luminsad na buto. Pero ngayon, ipag-usapan po natin kung ano ang dapat nyong gawin kung sakali na sumakit ang inyong likod dahil nagkaroon ito ng muscle strain. Pagsakit ng likod ay napaka-common sa mga adults. Okay. Dahil sa injury o overuse. O bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, nagbuhat kayo ng mabigat na bagay. Pwede rin naman na binuhat nyo yung may sakit nyo kung kamag-anak. Tapos sumakit yung likod nyo. Ayan, isang dahilan yan. Ang isang dahilan kung bakit sumasakit ang likod nyo ay dahil maaaring nagkaroon kayo ng muscle strain doon sa inyong likuran. Pwede rin naman na bumuhat kayo ng isang bagay na napakabigat, tapos mali yung paraan ng pagbuhat nyo, maaaring nyo ma-injure din yung inyong likod. Ako, naranasan ko yan dati, naglalaba ako sa washing machine, tapos hinango ko yung mga labahin mula dun sa na-wash. Meron kasing acute low back pain at saka merong chronic low back pain. Yung acute low back pain, ibig sabihin yan is hindi pa yan tumatagal. Acute low back pain, so yung biglang pagsakit ng likod nyo na hindi pa siya patagal. So biglang pagsakit ng likod. Halimbawa, meron kayong binuhat na mabigat, tapos mali yung positioning nyo. Ayan, pwede kayong magkaroon ng acute low back pain. So ibig sabihin, bago pa lang siya, hindi pa siya ganun katagal na masakit yung likod nyo. Yun namang chronic low back pain is medyo matagal-tagal na siyang pagsakit ng likod na siguro tinitiis-tiis nyo lang hanggang sa, yun na, na-alarma na rin kayo dahil hindi nyo na matagalan yung pagsakit. Pero ngayon, ang ating pag-uusapan at bibigyan muna natin ng solusyon ay kung ano ang dapat gawin dun sa mga acute low back pain. For example, nagbubuhat kayo ng mabigat, halimbawa meron kayong kaanak na may sakit, tapos hindi nyo maiwasan na hindi buhatin siya. Eh, syempre naman, alam natin ang katawan ng isang tao ay talaga namang mabigat, lalo kung mas malaki yung katawan at tapos pinilit natin buhatin at tapos mali pa ang ating positioning o yung proper way of lifting ay talagang hindi malabo na makaramdam tayo ng pananakit ng likod. Yung mga gawain natin sa araw-araw sa loob ng bahay, halimbawa yung mga tubig na ililipat natin sa water dispenser, tapos mali yung paglipat natin o mali yung pagbuhat ng tubig na may kabigatan din naman. Tapos kayo ay halimbawa yung babae na magbubuhat nun. Kung mali yung technique ng pagbubuhat ay maaaring na maka-injure sa inyong likod. Tapos personal experience, meron akong tinatanggal na dumi. Tapos sobrang yuko ko talaga na malayo siya. Tapos inabot ko yung dumi. Siguro merong nabanat doon sa likuran ko. At ayun, talagang sobrang sakit din ng dinanas ko nun. Kung naranasan nyo rin yung mga bagay na ganyan, so ano ba yung dapat natin gawin? Kasi talagang mahirap din siya. Mahirap-hirap din siyang pakiramdaman. Lalo kung may mga bagay pa tayong dapat tapusin, may mga bagay tayong ginagawa na kailangan natin gawin, ay di syempre ang pagsakit ng likod ay talagang nakakasagabal sa ating pagkilos. Pero madalas din sa mga acute low back pain na yan, ay nagiging better yung inyo. Nagiging maganda yung pakiramdam nyo kapag ikaw ay nanatiling active. Kaya ito yung mga dapat na tandaan. Okay, number one, syempre, meron kayong position dyan o kilos na kapag kunyari nag-turn kayo na ganyan o pumihit kayo na ganyan, biglang aray-aray-aray ang sakit. Diba may ganun? So, ang gagawin nyo ay iwasan nyo yung position na yon. Yung position kung saan nakakaramdam kayo ng masakit, ay syempre, dapat iiwasan nyo yun. Huwag yung titiisin kasi baka yung iba iniisip na no pain, no gain. Hindi po ganun.
kung nararamdaman nyo ng masakit, halimbawa, umaling kayo dito, sakit, eh di ibig sabihin, iiwas nyo dun sa position na yon. Number 2, stay active. So, ibig sabihin, huwag nyong itigil kung ano man yung ginagawa nyo. So, hindi porket masakit ang inyong likod ay ihihiga nyo na yan ang buong maghapon o kaya iuupo nyo ng buong maghapon. Hindi po ganon, maglakad-lakad kayo sa level surface. So, ibig sabihin yung wag naman sa baku-baku kayo maglalakad o kaya ay akit manaog sa hagdanan. Hindi ganun po. Sa level na surface, pwede kayong maglakad-lakad ng mga hanggang 10 minutes, 20 minutes. Mas makakatulong po yun kaysa kayo ay mahiga at mamahinga at idahilan na masakit ang likod nyo kaya kayo ay nakapirme sa higaan. Dahil kung mananatili kayo nakahiga ng mahabang oras, ay nako, promise, talagang masasakit ang inyong likod. Kung naman kayo may trabaho sa work from home at kailangang maupo, maglaan kayo ng oras para or ilang minuto lang naman at kayo ay para kayo ay tumayo at maglakad-lakad para naman ma-relax yung inyong likod at hindi kailangan na kayo ay maupo ng napakatagal. So siguro kung nakaka 30 or isang oras na kayo nakaupo, ay tumayo kayo at maglakad-lakad yon, the best yon para maibsan ang pagsakit ng inyong likod. Number 3, sa unang tatlong araw o sa unang 2 hanggang 3 araw ay pwede niyo siyang applyan ng cold compress. Yung cold compress is yun yung yelo lang na pwede kayo kumuha ng yelo o kung ano man pwedeng malamig sa ref nyo. Tapos i-apply nyo doon sa area na mayroong masakit. Wala kayo ng ice bag. Pwede na rin yung plastic bag. Yung pakarin yung plastic bag lang. Lagay nyo doon yung yelo. Or pwede rin yung towel na basain nyo ng malamig. Tapos ilagay nyo sa plastic bag. Ibuhol nyo. Tapos ilagay nyo sa freezer. Tapos after 15 minutes kunin nyo. Yun, pwede nyo na itong idampi-dampi doon. O pwede nyo siyang i-apply doon sa area na masakit. Hayaan nyo ito na nakapatong ng mga 10 minutes. Pero subaybayan nyo rin ha kasi minsan nakakapaso rin yung sobrang lamig. Kaya pwede nyo rin siyang angat-angatin tapos dampi-dampi. Lalo na dun sa mga medyo sensitive ang balat. Al ng 10 minutes kada isang oras. Halimbawa, ngayon ay 1 o'clock. So apply nyo siya ng 1 to 1:10. Tapos mga pagkalipas ulit ng isang oras, kunin nyo ulit yung ice towel, tapos ibalik nyo ulit sa likod nyo, 10 minutes ulit. Tapos pagkalipas, balik nyo ulit sa rep, pagkalipas ulit ng isang oras, yun, pwede nyo siyang gawin ng kada oras sa unang araw. Kundo sa second day, pwede nyo nang i-lessen yung number of times yung i-cold compress yung likod nyo. Pwede nang gawin na 2 to 3 hours. Na pag-apply ng malamig hanggang sa susunod na araw, di pwede na maging 3 times a day na. So, pwede sa umaga na lang, tapos sa medyo patatanghi-tanghali, o kaya tapos yung isa ay dun sa paggabi o bago kayo matulog. Pag nakalipas na ang 3 araw, pwede nyo nang applyan ng hot compress naman na. So, yung icing o yung pag-apply ng ice towel or cold compress ay for only 10 minutes hanggang 15 minutes lang, hindi na, huwag nyo na siyang palampasin or pasobrahin ng 15 minutes. Yun na yung pinaka-maximum na pag-apply ng cold. At laging tandaan na tingnan-tingnan nyo din or angat-angatin nyo rin kasi baka nga mapaso or nakakapaso rin kasi yung sobrang lamig. So, angat-angatin nyo rin yung towel na ipinatong nyo or yung cold compress na ipinatong nyo. Number 4 ay pwede kayong uminom ng mga pain reliever o mas maganda kung meron kayong iba kasing kondisyon na nararamdaman sa katawan nyo ay magtanong kayo sa doktor kung ano ang pwedeng pain reliever na inumin ninyo para makabawas-bawas din naman dun sa nararamdaman yung sakit lalo na kung hindi nyo talaga matagalan or matiis ang pagkirot ng likod ninyo. Number 5, doon sa movement, lalo na kung kayo ay mahihiga, ay kailangan na protektahan ninyo yung inyong likod sa inyong paghiga. Huwag kayong magmadali sa paghiga. Ibababa nyo yung likod nyo na hindi nyo ini-stress or walang stress dapat na maibibigay doon sa likod nyo. Parang ganito. Dahang-dahang ibaba ang katawan ng patagilid. Maglagay ng manipis na unan o kumot sa pagitan ng mga hita.
Sa pagbangon ay kailangang nakatagilid din. Dahan-dahang iangat ang katawan. Huwag humiga ng pasalpak at huwag din bumangon ng hindi tumatagilid. Kung nakatihaya sa paghiga ay maaari maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng alak-alakan at sa pagbangon ay tumagilid muna saka bumangon. Ibang usapan na po ha, kapag halimbawa kayo ay maedad o kung kayo ay senior na, kung more than 60 years old na po ang edad, kapag meron kayong history ng cancer, kapag meron kayong history ng trauma, o kaya yung halimbawa na aksidente na medyo malala ang pagkakahampas ng likod, kung meron pong lagnat, pagkatapos ay hindi nawawala ang pagsakit ng likod kapag kahit uminom kayo ng mga pain reliever, kapag hirap umihi o kaya kapag hirap dumumi, kung patuloy na lang hihina yung mga binti, ay iba pong usapan yun ha, dito po sa aking mga binanggit kaninang naunang mga bagay. So kung meron po kayo yung mga yan, kung may mga history kayo ng cancer, meron kayong history ng trauma, hindi kayo mapaihi o mapadumi, meron kayong lagnat, ayan, kailangan na po muna ninyong magpatingin sa doktor. Sana'y nakatulong po sa inyo ang video ito at lagi po nating tandaan na mas masaya ang buhay kapag walang karamdaman kahit palagi po tayong mag-ingat. Please subscribe!